Hey guys, Joe here, Jebel Koy Center. Welcome back to my channel. Ngayong araw ay ituturo ko sa inyo ang mga magagandang katangian ng Kohaku Koi Fish para meron kayong idea o giya sa pagpipili ng magandang Kohaku Koi Fish kung kayo ay bibili ng Kohaku Koi Fish. So, ang ipapita ko ngayon ay mga basics lang guys na mga katangian ng magagandang Kohaku Koi Fish. Kasi hindi naman ako yung eksperto tulad ng iba dyan. Okay? So, ang ituturo ko lang sa inyo ngayon ay yung mga basic at importante na mga magagandang katangian ng Kohaku Koi Fish. So, without further ado guys, let's go! Huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell notification natin na update kayo sa ating bagong videos. So, ito na guys ang ating sample. Pasensya na kasi wala na akong regular na Kohaku Koi Fish, butterfly koi fish lang itong sample kasi namamatay yung sadly namamatay yung breeder natin na regular Kohaku. So ito lang munang butterfly Kohaku Koi Fish ang sample natin. Similar naman sa i-explain natin na pattern. Okay, so sa regular na koi fish guys, ang magandang katangian, ang una nyo titingnan ay syempre yung katawan. Itong butterfly Kohaku, maliit ang katawan nito. Yung mga butterfly maliit pero pag regular na Kohaku guys, dapat torpedo shape ang katawan. Yun ang unang tingnan nyo. Dapat malaki ang katawan. Hindi siya mahaba at malaki. Matipuno ba? Hindi tulad ng yung short, yung bansot. Dapat ang unang tingnan nyo ang katawan. Malaki siya. At saka torpedo shape. Yun ang unang katangian na tingnan nyo, yung katawan, kung yung regular na Kohaku Koi Fish. Ito kay butterfly, ito, okay lang ito, ganito ang katawan niya. Hindi naman ito bansot, tingnan nyo, mahaba ang katawan niya. So, next guys ay itong he or red pattern, ang mga requirements ng o red pattern ng na magagandang katangian ng Kohaku Koi Fish ay yung saan siya na nakalagay. So for example, ito guys, dito sa may head region, dito sa head region guys, dito sa may ulo, dapat itong he o red pattern ng Kohaku Koi Fish ay hindi lalagpas dito sa mata. Dito lang siya. At hindi rin lalagpas dito. Dapat may puti dito sa may banda dito sa ilong dito. Dapat ganito guys lang. Pula o he pattern ng sa Japan he pattern ay dito lang. Hindi lalagpas dito sa mata. At saka dapat ang pula ay present sa buong katawan dito at maganda ang pagka-distribute nito. Meron dito ng portion at present din dito ng portion. Yan. Next guys ay dito sa may tail region, dapat may division na puti dito. Natawag ito na kiwa, correct me if I'm wrong. Basta ito ang isang katangian na maganda ng Kohaku Koi Fish. Dapat may puti dito before dito sa caudal fin. Dito puti na region. Next guys ay ang pectoral fins. Dito. Dapat maputi ito lahat. Walang pula. Puti itong pectoral fins, dapat puti. Yan ang isang magandang katangian ng Kohaku Koi Fish. Dapat puti ito, ang pectoral fin. Next ay itong
dorsal fin. Dapat puti din ito, ito dorsal. Tingnan niyo. Walang halong pulang kulay itong dorsal dapat. Next ay itong caudal. Dapat puti din itong caudal fin. Walang halong pula. So, next guys ay itong thread pattern ay hindi lalagpas dito. Dito lang siya sa lateral region. Dito lang sa may middle part ba. Hindi siya aabot dito sa may tiyan. Dito lang. Okay. So, yun guys ha. Isa pa guys, dapat ang puti niya ay ganito oh. Snowy white, puting-puti siya, hindi siya yellowish. Yan, dapat puting-puti. Snowy white. So, ano natin guys, sum up natin ulit lahat. Ito ang dapat tingnan nyo guys ha. Itong he pattern dito, importante ito sa ulo. Hindi lalagpas dito sa mga sa mata niya. Dapat dito lang naka, ano, ang he o red pattern ay dito lang. Hindi siya lalagpas sa mata. Hindi lalagpas dito. At saka, dapat present siya sa buong katawan. At meron siya mga ganang ano, division. At saka pa, guys, dito sa mga edge ng red pattern niya, hindi brownish o yellowish. Dapat dark talaga siya, matintal siya. Yan. At next, ito guys, yung white division. Yan. So, una, ito, formation ng red pattern ito, hindi lagpas sa mata. Nicely present sa buong katawan. At saka itong red, white division ito before sa caudal fin. Mayroong puti, o tinatawag na tiwa. Then, puti ang dorsal, puti ang pectoral, puti ang caudal. At also hindi lalagpas dito sa lateral ito. Ito miro medyo lumagpas lang konti. Ito ang guide niyo guys oh. Kung show type talaga hindi lalagpas nitong lateral line. Yan. So at least ito maganda na siya. Madami siyang magagandang katangian. Although ito kay butterfly kuwako koi fish, hindi niya maano ang magandang katawan, hindi siya malaki kasi. Okay. So kung mayroon kayong tanong guys, comment down below lang about koi fish care, koi fish identification of varieties, mga koi diseases management, comment lang kayo below guys. Okay. Yung mga bago pa lang dito naka-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell notification para maging updated kayo kung meron ka kung mga bagong videos na katulad nito na for fish keeping at fish keeping din okay? So, thanks for watching guys, keep safe and see you on my next video. God bless.